El Shaddai, El Shaddai, En Elyon Adonai, it's though it's you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai, we will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, it's though it's you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, I die. Kilang Ama na may gawa ng langit at lupa, muli ka naming pinupuri at pinasalamatan sa inyong katapatan sa aming lahat. Pagpalain mo nawa ang lahat na nakikinig ngayon, Amen. Saan ba sila naroon, Amen. Sa bawat sunok ng daigdig. Bilang inyong mga tinawag at pinarangalan, pagpalain silang lahat at pagpalain niyo po ang mabuting balita na ating iayag ngayon upang ito'y magbigay sa amin ng buhay, pag-asa at kalakasan sa lahat ng panahon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our reading for today is taken from the letter of Paul to the Romans chapter 8, verse 4. Works for the good of those who love Him, to those whom He called according to His purpose. He was predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. In whom He justified, this He also glorified. Ay, kumusta na kayo? Ito po ang inyong punong lingkod, Brother Mike. Alam kong lahat kayong nakikinig ngayon sa impila ng DWSI, sa YouTube, sa Facebook, ay tinawag ng Panginoon. Amen. Kaya tatawagin natin ang ating munting aral ngayong hapon, KYC. Anong ibig sabihin ng KYC? K stands for the word no. Y stand for the word your, and letter C stands for the word calling. Know your calling. Sa mga tinawag, dapat malaman natin ang mga bagay na ito. Alam kong lahat kayo ay tinawag sapagkat nakikinig kayo. Ang lahat na tinawag ng Diyos, pangunahin sa kanila ang makinig ng salita ng Diyos para ang buhay nila ay laging maayos sa lahat ng panahon. There are three things that we must know about our calling. First, know the purpose why God called you. Dapat alam natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Romans 8:28 says, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Tinawag tayo ayon sa layunin ng Diyos. May layunin ang pagkatawag sa atin. Maaring tinawag ka upang makinig, maaring tinawag ka upang maging ina ng tahanan, maaring tinawag ka upang mabuting ama ng tahanan, etc., etc. May kanya-kanya tayong panawagan. Ako, tinawag upang
maghayag ng mabuting balita. Kaya dito sa himpilan ng DWS ay wala kayong maririnig ng masamang balita. Puro magandang balita. Pag magandang balita, maganda at gaganda ang buhay Amen. Ng nakikinig noon. Pag mabuting balita ang ating pinakikinggan, bubuti siya ang ating buhay. Amen. So the first thing that we should know about our calling is the purpose of God. Ano ba ang layunin? Bakit kaya tinawag ng Diyos? Umawit para sa Kanya, maghayag ng salita ng Diyos, magayos ng silya sa mga gawain, maging receptionist, mag-distribute, maging collector, lector, commentator, iyan ang panawagan sa iyo ng Diyos. At kung ano ang panawagan sa atin ng Diyos, kailangan panindigan natin at gawin natin ng maayos sa lahat ng panahon, maging sa panahon ng lockdown, maging sa panahon ng crisis, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kasalatan, sa lahat ng panahon, tatanda natin, kasama natin ang Diyos na tumawag sa atin. And we know that in all things, alam natin na sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, kasama natin ang Diyos na gumagawa sa ating ikabubuti. Kaya ano man nangyayari, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matatakot sapagkat mayroon tayong Diyos na gumagawa. Hindi natin nakikita ang ginagawa niya. Hindi natin alam kung anong ginagawa niya. Pero lahat ito ay sa ating ikabubuti. Sa panahon ngayon, ako'y naniniwala mapabubuti ang lahat sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tutukan ang salita ng Diyos. Ang mga aral na pinabahay ko sa inyo ay bunga ng aking panalangin. Iniiksan natin para matanda natin ang keyword is KYC, Know Your Calling. What we must know about our calling, first know that God has called us for a purpose. Kagaya ni Abraham, tinawag si Abraham isang araw ng Panginoon upang papuntahin sa isang dako na hindi pa niya alam. Subalit, ang ginawa ni Abraham, walang tanong-tanong kundi sumunod siya sa panawagan ng Diyos. Huwag na nating tanungin, bakit tayo tinawag? Anong layunin? Bakit ako? Bakit hindi sila? Hindi natin pwede tanungin ang Diyos kung bakit ikaw? Bakit ako? Sapagkat siya lamang nakakalam. Second thing that we must know is our response. Ano ang ating reaction sa panawagan? Sari-sari po ang reaksyon ng mga tinatawag ng Panginoon. Ang una, sabi niya, wala siyang panahon. Ang pangalawa, ang sabi niya, wala kong alam bakit ako, bakit hindi sila. Subalit, alam ng Diyos kung ano ang ating gagawin. Kaya along the way, ituturo niya sa atin kung ano ang ating gagawin ayon sa kanyang panawagan o ayon sa kanyang layunin. According to Romans 8 verses 30 to 35, moreover, he predestined, whom he predestined, this he also called. Whom he called, this he also justified. In whom he justified, this he also glorified. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his only son, but gave him up for us all, how shall we he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore, is also risen,
who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us, who shall separate us from the love of Christ, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or COVID. Nothing can separate us from the love of Christ. So our response is faith by faith. We trust God. We don't worry about anything. We are not afraid of what is happening around us because we know God has called us. And those in Him who called us is always with us, doing all these things behind us for our own good, turning a lemon, a bitter lemon, into a sweet lemonade. May kasabihan yan. So, our response is by faith. Manalig tayo sa Kanya. Manalig tayong ano man ang ating kailangan, ibibigay niya. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa kayong ating mga pangailangan araw-araw? Naikuwento pa na sa inyo, isang araw, ang aming manok ay nangitlog doon sa tabi ng aming higaan. Ang sabi ni Sir Belen, ano ang ibig sabihin nito? Ako simple lang. Ang sabi ay ibig sabihin niyan, huwag tayong mag-alala kahit tayo na crackdown, sapagkat God will supply all our needs anytime. At iyan ang ginagawa ng Panginoon. Natatandaan niyo yung panahon ni Elias, ang nag-supply sa kanya ng pagkain araw-araw sa panahon ng kagipitan at tagutom ay isang uwak. Isang uwak. Noong isang gabi naman, isang umaga, nakita namin sa balkonin namin ang isang siyambungang kahoy na kinakain ng ibon. Bakit nakuha pa niyang doon kumain ng bungang yon? Akala ko nga bunga ng ubas, isang ubas. Wala naman kaming ubas nung araw na yon. Subalit, ang sabi ni Sister Belen, ito na naman, pinatatatag tayo kung God will supply for our needs. So the response is by faith. Trust God, don't worry, be happy all the time. Don't be afraid because God is with us. Ano mang ating kailangan, tutulong siya kapag tayo ay hindi nag-aalinlangan sa ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Third, know the reward. May ganitimpala ang Panginoon sa lahat na Kanyang tinatawag. At po yung nagulat nang masumpong ako po sa Romans chapter 9 verses 25 to 26. Ito pang nasusulat. As he says also in Hosea, I will call them my people who are not my people, and my beloved who was not my beloved before. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. Yan ang gantimpala sa mga tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Kapag tumawag at tumugon sa panawagan ng Panginoon, darating tayo, daraan tayo sa malaking dagok sa buhay. Alam na ng Diyos yan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, in this world, you encounter so many troubles, but rejoice, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat na kapigatian na daraanan ng bawat tao sa daigdig na ito. Mayaman, mahirap, bata, matanda, may pinag-aralan, may posisyon, o wala daraan sa mga kapigatian na hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng tao sa daigdig na ito. Yan ang totoo. Subalit, ang sabi ng Panginoon, don't be afraid. Rejoice always. And pray continually. And give thanks in all circumstances.
for I am with you. I will answer your needs. I will prevent pestilence from overcoming you. You will overcome all kinds of pestilence and plagues that is surrounding this world today. That's why we are more than conquerors, sabi sa Biblia. We have conquered already COVID, all kinds of sicknesses, because we've got the power from on high. Yan ang mga tinawag ng Panginoon. Tinatawag niya para pawalang sala, hindi para parusahan, kundi yung mga kasalanan tatawarin ng Panginoon sa lahat ng kanyang tinawag. Kaya ang panyayaya, lagi, halik kayo, kayong mga nahihirapan na ngayon, kayong maraming kasalanan, lumapit kayo sa akin, mga tuwirang kayo, gaano mang karumi ang iyong kasalanan, papuputiin ko, kasimputi ng sila, ng mulak. Iyan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kaya huwag kayong matakot sa panawagan ng Diyos. Tumugon tayo tulad ni Abraham. Bakit? Kapag ang nangako ay yan ang Diyos, kanyang tutuparin. Pag kanyang sinabi, kanyang gagawin. Iyan ang dapat nating tandaan. Alam natin, sa lahat ng bagay, kasama natin ang Diyos na gumagawa sa ating ikabubuti. For our own good. Because God wants us to live a good life in this present life. And the reward is eternal life after this life. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo muli. Itaas ang inyong mga kahilingan at lahat ng daladalaan ng iyong hinanda upang ito'y pagpalain ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at magpagpalang Diyos, maraming salamat po muli sa mikling mensahe nyo na bigay sa amin, na naging patag at magpapatag sa aming kalagayan ngayon. Salamat sa inyong panawagan, salamat sa tulong na kaloob mo sa amin, salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming ikabubuti. Pagpalain mo nawa ang lahat na kinig ngayon, patatagin sila sa kanilang pananalig at panampalataya sa iyo. Ang may makaramdaman ay iyong lubusang pagalingin. Ang mga pinanghihinaan at natatakot ay inyong patatagin. Pasihin ang kanilang buhay at umasang sa kinabukasan, gigising muli na may taglay ng kagalakan, kapayapaan na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, if you have mga Bible, please open your Bible to the Gospel for today's reading. It is taken the Holy Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 33 to 37. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa para sa pangalan ng Panginoon, kailangan tuparin niya ito. Kung sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, lalaro ng trono ng Diyos, o saksi ko ang lupa, dahil ito ang tuntungan ng kanyang paan. At huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, dahil ito ang lungsod ng takilang hari. At huwag din ninyong sabihin kahit mamatay pa ako, dahil may isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi.
Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa Diablo. My dear brothers and sisters, the gospel of our Lord Jesus Christ. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, batiin mo yung katabi mo kung may kasama ka, no? Sabi mo sa kanya, happy anniversary. Kaway kayo dyan, no? I'm so happy and blessed kasi may kasama ko ngayon dito. May pakikinig sa akin in person, not only in virtual. Well, anyway, happy anniversary po sa ating lahat. How is my sound? Okay lang ba? Okay lang. Yes po, yes po. Okay lang? Loud and clear? Pakundi si Lord at ang mga taga-Scarborough cellphone, palakpakan natin sila. No? Nakita natin ang kanilang escort. Escort, bawa kita. Nag-participate ngayon sa ating virtual prayer meeting. No? Pwede na po kayong umupo. Thank you. Sa atin. At ang sabi ng ating punong lingkod, kinuha niya yung kanyang text or verse sa Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya nga, ang number one niya ay know the purpose. Yan, ang ganda, no? Ikalawa is know our response. And ikatlo, know the reward. Lahat po tayo mayroong reward. No? Sabi mo sa katabi mo, may reward ka, kaya huwag kang mainip. May reward ka. Huwag kang maiinip. May reward ako. It's all about oath or vow. No? Yung ating mga naging pangako, no? Sa Panginoon o sa ibang mga tao na ating nakakasama, sumuli ipapaalala sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng mga pangako na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng mga vow na ito, ang ating mga promises for the Lord? Kaya nga ang sabi doon, do not break your oath, but keep the oaths you have been made to the Lord. Yan. Alam ko marami na sa atin dito ang since nung tayo ay nasa lumang buhay pa, marahil may mga nag-promise dito sa atin, no? Nung nakaka-experience sila ng mga matitinding pangyayari sa kanilang buhay, no? Para bang sinasabi ng Lord, dito sa sakit na naranasan ko, pagalingin mo lang ako. And then I will serve you through this ministry. So marami na po ang nagsalita niyan, no? Lord, makarating lamang po ako sa Europe, sa US, or sa Canada. I will serve you through this ministry. Yan. Pero, nasa na kaya yung iba, no? Yung iba, narito. Yung iba, wala na. Yung iba ay napunta na sa ibang lugar. Hindi natin alam kung saan lugar yon, no? Okay. Our gospel for today is a reminder about our covenant. It is also called as a covenant because it is a vow, no? Unang-una sa ating Panginoon. Ang ating pong gospel ngayon ay kinuha sa verses 33 to 37 of Matthew chapter 5. Yung pong umpisa ng Matthew chapter 5, it's all about Sermon on the Mount. Yun. Sabi niya, ingatan mo sana ako o Diyos sa iyo ako mangangalong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihan tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. Yan, mula naman talaga sa Diyos yun. Kaya ang sabi niya doon sa verse 6, mga kalaw mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Yan, no? Kaya nga, you are my inheritance, O Lord. Kaya nga, tiwala na. Sabi mo sa katabi mo, kahit po sila yung nasa US, nasa Canada, nasa Europe, o Asia, or Philippines, alam namin, O Lord, na hindi maikli yung kamay upang ipagdalog sa bawat isa ang pangailangan sa pagkatikaw ang Diyos na nakakaalam na makabubuti sa bawat isa. Sapagkat ikaw ang may sabi na ask and you shall receive. Seek and you will find, and knock and the door will be opened unto you. Lahat kami, Lord, ay humihingi. Lahat kami, Lord, ay naghahanap at kumakatok sa iyong puso na marunong magmahal, umunawa, magpatawad, at marunong magbigay. Sapagkat ikaw ang Diyos na mayaman magbigay, hindi na marunong. Kaya sa pagkakataon ito, Lord, patuloy namin tinataas sa aming mga kaibigan. Aming mga prayer requests, aming mga bags, wallets, bottled water, anuman ito, O Diyos, na hawak-hawak na ang mga kamay
Daluyan na yung kapangyarihan, Lord, ang hawak-hawak ng aming mga kamay at ipagkaloob, Diyos, sa bawat isang nangangailangan na yung tulong at ang iyong awa. At alam namin, O Diyos, natatanggap namin ang lahat ng ito. That today, something good is going to happen to all of us. Amen! As we celebrate your birthday here in Istanbul for 26 years, alam namin, O Diyos, na mahigit pa sa 26 answered prayer ang ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, once again, sa patuloy mong guidance and protection sa bawat isa sa amin, Lord, na ikaw ang patuloy na nagkakaloob ng mga bagay na alam namin ko lamang, O Diyos, na makapagbibigay. Sapagkat ikaw ang Diyos na alam kung ano makabubuti para sa iyong mga anak. Kaya sa pagkatong ito, Lord, muli namin itinataas sa iyo ang aming mga kapatid. Special prayer for the souls of Marvin Mortel, yung lingkod, Lord, na taga Montreal. At ganoon na rin po si Charlie Ocampo. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga souls, Lord, at tanggapin sa iyong mga loob. At pinarapan at tatawarin sa kanilang mga kasalanan nung sila'y nabubuhay pa. Ganoon na rin, Lord, si Rati Vista, na COVID patient na ngayon ay nasa ICU. Ipunin mo, Lord, ang kanyang katawan mo, Lord, at talampakan at pagkalawang complete healing sa pangalan ni Jesus. Ganun na rin, Lord, ang lahat ng mga may sakit at karamdaman na hindi man namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Kasama po si Angel Bermudo na na-ICU ngayon, nasa coma condition. Ikaw, O Diyos, ang magkaloob ng kagalingan sa mga tao aming na-mention. Patuloy namin tinataas sa iyo, Lord, ang iyong gawain sa lahat ng panig ng mundo, especially here in Canada, sa Toronto, sa Scarborough, sa ating mga cell group, Outer Church, Lord, yan. Ikaw, Lord, ang patuloy na magpalak sa bawat isa na mga pinili mo na tumugon sa iyong panawagan. Amen. Ikaw, Lord, ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa aming mga council members, sa aming mga core leaders, sa mga core ministry leaders, at lahat, Lord, ng mga workers sa iyong gawain. At ganoon na rin, Lord, ang bawat isa na patuloy na nakikinig at tumadala sa iyong gawain, Lord. Ikaw po ang magpala sa bawat isa, Lord. At sa hapong ito, Lord, amin na pong inaangkin na lahat kami ay uuwi sa aming mga tahanan kung nasa labas man kami, Lord, at sa kanilang mga tahanan. Inaangkin na po namin, Lord, na kaming lahat ay answered prayer. Amen. Na kami ay magkakaroon muli ng bagong kalakasan, kagalingan, kapayapaan ng isip, puso at kalooban. At higit sa lahat, answer prayer sa aming mga itinas na panalangin sa iyong pangalan. Amen. Kaya Lord, muli, papuring pasalamat ibinabalik namin sa iyo. And now I declare and proclaim healing upon healing, blessing upon blessing, and victory upon victory. In the mighty name of Jesus we pray, everybody say, Amen. 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 And Amen.